aquí, vayan. Sobre na mañana nananakot sa inyo. O, paano mo nalamang may nananakot? Naikwento ko sa amin ni Gilbert. Ah! Alam mo na, siyempre, may bangko kami. Marami merong utang sa amin na hindi sila makabayad. Akala siguro nila para hindi na ako mangulit, hindi na kami mangulit para magbayad sila, eh pwede nila kami daanin sa mga takot-takot. Akala tuloy namin meron kayong atraso sa kanila. Ako? Ako magkaka-atraso? Kayo naman, ang bait-bait ko naman sa lahat ng mga kakilala ko, hindi ba? Well, you can attest to that. Mm-hmm. Totoo yan. Maski ako, sinusumpa ko, hindi ko kayo nakikitaan ng pang-aabi sa kapwa. Hindi niyo kaya. Ano ba ang lihim ninyo ni Mariel? At ni hindi niyo masabi-sabi sa akin? Ay, Magda, hindi ko po kayo maintindihan. Alam mo ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, kung may dinadala siyang mabigat na problema, bakit hindi natin mapag-usapan, bigyan ng solusyon, at nang pare-pareho tayong magkaroon ng katahimikan? Sabihin na kaya natin ang totoo. Hindi pa napapanahon. Manang, Manang pagbilang po ng isang latang gatas, si maliit lang. Pero alam mo, parang may alam na si Nainay Magda eh. Naawa nga ako sa kanya. Ang dami ang dinadalang problema. Total, sa tingin ko naman, karapat dapat rin niyang malaman ang buong katotohanan. Baka madami lang sila sa gulo. Pero kahit saan mo naman tingnan eh. Kadamay sila. Alam mo naman yung buong kwento, di ba? Hindi, naguguluhan pa ako. Matitiis mo ba si Inay Magda? Sabihin na natin. Ay, naku, Nay Magda, nakita mo sana yung mukha ni Selena nung pinaalala namin sa kanya yung tukos na nananakot sa kanya. Ang sama kasi ng ugali niya, kaya nakakarma tuloy siya. Puti nga sa kanya. Nay Magda, Nay Magda, hello. Hindi ka naman nakikinig eh. Ano nga yun? Ano nga sabi niyo? Wala. Sabi ko si Selena, pinapadalaan ba naman ng sunog na kahoy at saka abo? Sino kayo nananakot sa kanya, no? Sana mapuruhan na siya para makaganti na yung mga taong may atraso sa kanya. Di ba? Mm. Okay ka. Sino kaya? Hindi ko yata kayang mawala si Warren. Akala ko ba buo ng isip mo sa pag-alis ni Wani? Yun din ang akala ko eh. Pero araw-araw ko siya kasama. Ako na ang bumuhay sa kanya. Hindi basta-basta makakalimutan yung Via. Alam mo, magagawa mo rin yan. Hindi matanggap ba ng araw? Gabriel, alam ko kung gaano kasakit mawala ng mahal sa buhay. Pero, buti nga ikaw eh. Makikita mo pa siya bukas, sa isang taon. Ako, alaala na lang nagdugtong sa amin ng mami ko. Pero na ganun, nagamat pa rin ang panahon ng mga sugat ko. At alam ko, yun rin ang mangyayari sa'yo. Hindi yata kayang gamutin ang panahon ng pagmamahal at pangungulila ko sa kapatid ko.
Hindi ko nga maisip kung paano ko gagawin yung Via. Wala naman sa isip yung Gabriel. Sa puso. Alam kong mahirap kay Warren itong mga nangyayaring to. Mahirap sa inyo. Pero ang alam ko rin, Gabriel, mas mahirap para kay Warren itong nangyayari. Kaya tulungan na lang natin siya. Hindi natin siya pahirapan pa. Sayang, kung kailan ko pa naman kailangan makipagkita sa kanya, dun pa ako naging grounded. Nicole, malay mo naman hindi siya matuloy. Nandito pa naman siya eh. Kaya hanggat di pa siya umaalis, hindi natin masasabing wala na siya. Alam mo, malakas ang kutob ko eh. Hindi matutuloy si Warren. Una, hindi pa ayos yung mga papers niya. Pangalawa, papayag ba siya? Nandito lahat ng papeles na kailangan ni Warren para makalis. Para yata ngayon ako nang ibigay ito kay Mrs. Rodrigo eh. Pati ba naman ikaw? Via, napamahal na sa akin si Warren. Para ako na rin siyang kapatid eh. Minsan ko lang siyang nakasama mamamasyal. Pero lahat ng frustrations ko nawala. Nung kasama ko siya, masaya-masaya ako. Ikaw, hindi ka ba nalulungkot? Nalulungkot. Pero kung ang lungkot ko namang to, ay maaaring maging masaya si Warren at ang mami niya. Ayoko na lang isipin yung sarili ko. Mrs. Rodrigo, nandito na ho lahat ng mga papeles na kakailanganin ni Warren. Salamat. Hindi ko ba kayo natutuwa at matutuloy na kayo? Natatakot kasi ako sa pwede mangyari. Sa darat lang ko sa Amerika. Kung magiging masaya ba si Warren doon. Kung ano na ang lagay ng asawa ko. Hindi ko na talaga alam. Sa tingin ko ho, dapat hong iniisip natin ngayon ay yung magandang mangyayari para sa inyo mag-anak. Alam naman ho natin na maraming masasaktan. Pero kung maganda naman ho ang kahihinatnan itong mga plano nyo, bakit naman ho hindi? Iyan ang mga papeles mo. Tuloy na ho tayo kung ganun. Mabigat ba sa'yo ang pagsama sa akin? Ewan ko, nagugulan na ako. Ano bang gusto mong mangyari?
wala naman pong nasusunod sa gusto ko eh. Nung huling tanongin ako sa husgado, hindi rin nasunod ang gusto ko. Pero hindi man ibig sabihin na ayaw ko sa inyo. Ewan ko ba, nagugulan na ako. Gagawin ko na lang lahat ng utos niyo sa akin. Siguro naman, alam niyo makakabuti sa akin. Nay, sigurado ba kayong gusto yung pumasok sa loob? Kung gusto niyo, ako na magbibigay ng fishbowl kay Warren. Gusto ko siyang makita, anak eh. Gusto kong mayakap. Ang hirap talaga kapag nangihiram ka lang ng panahon. Hindi mo sigurado kung anong darating bukas, ni hindi mo nga alam kung may bukas pa. Kaya sa ganitong pagkakataon, kahit tapakan ko ng prinsipyo ko, gagawin ko alang-alang kay Warren. Para sa kanya. Sige na. Ay, Aling Magda, bakit ho? Nandiyan ba si Warren? Ay. Gusto lang sana namin magpaalam eh. Naku, umalis na ho papuntang airport. Mga 15 minutes na ho. Magda! Ikaw na munang bahala kay Warren. Babalikan kita. Salamat po, Nay. Sardinas! Sardinas! Oh, Gabriel, kumuha ka ng sardinas sa tandaan. Bilis! Ano? Utang muna, Nay? Oo, oh, mamaya na. Sige! Sige! Dito na, Warren, ha? Sige! Ay, nako. Magmula ngayon, kahit maya-maya mag-sardinas ka, eh, pupwede. At magpakabundat ka, ha? Mariel! May maganda akong balita sa'yo. Hindi natutuloy sa Amerika si Warren. Meron din po akong magandang balita, Nay Magda. Talaga? Ano yun? Buhay po nanay ko. Magda, buhay ako. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti dahil langit ang nataramdaman.